Yan. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga karotarians natin, ang mga kakumpi. Ito na naman po ang inyong lingkod, IPP Tanya Gomez, dito po sa Servisyong Rotarian Interactive Public Service. Isang makabuluhang gabi na naman po ito, mga kapatid. Ngayon, ang ating pong guest ay from Rotary Club of Roses. Tawagin na po natin si Transforming President Dursula Lot Ito. Hello, Tipilot. Ay, Tipilot. Parang walang audio si Tipilot. Ayan, okay na po. Ayan, ayan, okay na po. Kumusta? Kumusta na po? Ito po, Transforming President. Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ay nagpapasalamat at pag-unlakan dito sa ating servisyong Rotarian. Okay po. Yan. Sabi po, dapat magpasalamat. Okay po. All right. Ano po ang ano po natin ngayon po? Ano as a yes po. Pag-usapan muna natin yung paano kayo nakapasok dito sa Rotary. Sino po yung nag-sponsor sa inyo? Ah, okay po. One of my kumare, PP Erin, siya yung nag-invite sa akin diyan sa para makapasok sa Rotary. Ang unang ang sabi sa akin, ano lang daw, meron daw kami nga pag-uusapan. Yan po yung pag-uusapan namin. And then bigla pong, ayan, eto na po ang aking ipapasok na Rotaryan. Parang gano'n na. Hindi na kayo nakawala. Hindi na nakawala. Last year po yun eh. Ilang taon na kayong Rotaryan? Nako, 1 year lang po, October. October 2019. Tapos transforming 2020. President ka agad. Opo. Naku, siguro ang galing-galing niyo po. Ano. Bukod po sa pagiging Rotaryan ninyo, ano po kayo dati bago kayo naging Rotaryan? Actually, wala naman po akong pinapasok ang mga any ano organization. But my profession is PhD ND. Right now, and I'm doing medical aesthetic here in the Philippines. But I have 2-3 clinics in Japan. That's why. Oo. So, saan ka tawag sa inyo ngayon, Doc? Po? Doc na, Doc Lot. Hindi naman po. Okay na po yung TP. Mas ano ako dyan. Where ako dyan. TP Lot, yes, ano po yung mga... Ngayon kasi nasa pandemic tayo, di po ba? So sabi nyo na pag-usapan natin kanina, na ikwento nyo sa akin kanina, na parang mas mahirap ngayon ang ako? Pagiging presidente. Oo. Yes, for me, ha, in my opinion, yes, mahirap for me kasi nga po, as a new Rotarian, of course, lahat tayo nangangapa, di po ba? Hindi porke you're a professional, lahat kaya mong gawin. Of course, kung hindi dahil tulungan or natutulungan ka ng iyong mga past president, syempre hindi mo magagawa lahat yun. Kasi for me, talagang napakahirap. Kasi this is my first time na talagang umupo as a presidente. Na supposedly hindi pa president. Sabi mo nga, 1 year pa lang kayo. So para na yes, pasabak na kaagad kayo sa trabaho. Yes. So, Tipilot, ano yung kauna-unahan ninyong naging proyekto dito sa club ninyo? Ang kauna-unahan na gawa naming proyekto is ano siya, yung tulong pang kabuhayan, which is kasi I have a license also for ano eh, TESDA. So nagturo ako ng cutting, hair cutting, kasi I had salon also sa Santa Lucia. So doon na namin ginather yung facilities, and at the same time yun, nag-conduct kami how to ano cut the hair. Yun. Yun po yung pinakaunang ano namin. Saan niyo po yung ginawa? Sa Santa Lucia po, sa aking salon, sa Swan Beauty and Wellness.
Yan yung pangkabuhayan na project ninyo. Apo, sa pangkabuhayan po. Opo. Meron kasi tayo mga adapted schools, may mga ganyan tayo. So sa mga adapted school ninyo, high school and elementary, may mga naibigay po ba kayong tulong para sa kanila? Opo, sa elementary, sa wala po kasi kami ngayon right now IPP Tanya sa na, yung high school, wala pa po talaga. Actually naghahanap ako. Elementary lang po dito sa ano sa ano ba to? Ninoy Aquino Elementary School. May diyan sa may opo. Naku, diyan baka lang meron, po. Baka meron pa tayo mga bakanting school, ano, high school diyan sa ano, tanong natin sa Rotary Center. Sige. Nagtatanong na po ako. Actually, inano ko kay Aida kung meron silang maibibigay sa atin sa Club of Roses. Kasi wala po talaga eh. So, wala instead, pa. Di ba, na ikaw maghanap, so parang siguro naman may mga nakalista sa ating rota sa ating Rotary Ay, po. Opo, 'yun. So 'yun, 'yun po 'yun. Dito po sa ating seventh area of focus sa Rotary natin. Ano-ano na po yung mga nagawa ninyo? Right now nagawa po halos nagawa na po namin yung project namin before ako nakaalis last August. Yung seventh area of focus, all I know ngayon, na-check ko, siguro dalawa na lang yung hindi ko pa nagagawa. Which is, yung sa ano namin, sa, nagawa na rin namin yung tulong pang, ano to, tulong pang tawid, parang ganun. So, basta ano na po siya, marami na rin, basta dalawa na lang po yung ano niya, yung pinaka-main project ko na dapat kong gawin. Ano naman po yung signature project ng club ninyo? Signature project po namin, actually ngayon po yung ating ano, yung for me kasi ang naging signature namin ngayon is yung tulong pangkabuhayan, yung hair cutting, yung sa yung para po para makatulong sa negosyo. Kasi konting ano lang gunting tsaka suklay, yun lang ang puhunan mo, so makakagawa ka na ng sarili mong pangkabuhayan. Ba yun yung po yung ano ko po this year na ano. Bukod po doon, ano pa po yung mga proyekto ninyo na naibahagi ninyo sa ating mga kababayan ngayong term ninyo? Sa term ko po ngayon, yung tulong pangkalinga, pangkalinisan, yung nagbigay po kami ng 100 parang water purifier. Sorry po, nabubulod doon sana. So yung po, tapos yung alam naman natin po ngayon, mas magandang nakakatulong sa kanya, especially mga hygienes, alcohols. Yan po yung mga opo. Yun po yung usually na itutulong namin sa iba't ibang barangay. Actually, yung barangay po kasi namin sa dito sa paligsahan, tinanong namin, parang wala naman siya naging problem this ano no, pandemic. I mean tong typhoon, etc. So, all we do is to help other barangays. Para mabigyan po namin sila ng kanilang, kahit konti, matugunan ng konti yung pangangailangan. Ano po yung tulong pangkalinga ninyo? Yung po yung sa DSWD na yearly, actually yan one of the yearly project po ng, signature project po ng Roses yung sa mga sa mga bata po, opo. Yan yung namigay kami ng mga, ng hygiene, of course, mga damit, tapos pampers, yan, foam, yung mga matutulugan ng mga bata. Yan po yung, at saka yung, ano, yung pang baby mask.
kasi kailangan din po ng mga bata na magkaroon ng mask. Pero mayroon siyang age bracket na para makapag mask ang mga bata. Kasi hindi sila masyadong makakahinga pag yung maliit pa. So mga nasa age bracket ng 5 years old. Ganun po. Oo. Tipilot, sa dami ng project ninyong nagawa, meron ba kayong, anong experience ninyo as a Rotarian, yung pinaka nahirapan kayo? Pinaka nahirapan. Actually, ano eh, siguro itong pandemic, siguro itong sunod-sunod din po ba, pandemic na, coronavirus na, tapos may typhoon pa. So parang, wala kang mapipili doon kung bakit ka yung mahirapan. Kasi yung gusto mo na lang tumulong. Yung kung ano yung small amount and small ano na pwede mong tulungan sila. Yung baga dudugo puso mo pag nakita mo sila eh. Ganun. Kahit na sabi mo okay na ganito na lang yung ano natin, pero we need to ano no, give them help talaga kasi we're lucky pa kasi dahil nakatira tayo sa ganitong lugar, yung mga ganun. So, lahat po talaga mahirap for me, ha? Kung ako lang mag-isa. Opo. Diba, tayo meron tayong kanya-kanyang calling kasi hindi naman tayo makakatulong sa ating mga kapwa kung hindi yun nasa puso natin, diba? So, kayo po, kailan nyo po naramdaman na eto na yung time para ako naman yung magbigay? Okay. So, before kasi din naman ito, way back kay 10 years, ano, kasi cancer survivor kasi ako, IPP eh. Kaya, after my cancer survive, parang, ano, sabi ko, naisip ko, siguro may calling na, siguro wala pa ngayon, that time ha, 10 years, 15 years ago, na itong nagkataon na naging kumari ko nga itong ating aking PP Erin na in-invite niya ako dito sa Rotary. But before that, nagkakawanggawa na kami kasi medical mission, dental mission, marami na kami, we have a lots of mission with regards doon sa mga medical process. But yung concentration, ngayon, like itong Rotary, this is my first time. Yun. So, paano nyo po maiko-compare yung buhay nyo as a doctor and buhay nyo as a Rotarian? Oh, okay. So, parang, okay. Kasi sa Rotarian, humanity eh, no? More on footwork, more on baga magpupursige ka na paano mo sila tulungan. Sa kabilang dayo, I mean, as a doctor, yung pasyente pupunta sa'yo. So, yung pagkakaiba nun, ito, halimbawa, sabihin sa'yo, Doc, paano na ito para marami akong pimple? So, mag-iisip ka paano mo siya iti-treat, di ba? Pero yung pangangailangan na kailangan mo, yun mahirap i-provide na halimbawa kasi maraming tao na o sige magpo-provide ba ako ng sarili kong bulsa, parang ganun. Yung hirap, nakakaya niyo po. I'm busy from the reality. Ang ganun. Yeah. Dito sila nagbabayad, ikaw magkakawanggawa ka. Parang ganun po, di ba ba? So parang binigay. Ganun. Mm-hmm. So yun yung pagkakaiba doon, yung how to give because nakaka-receive ka naman ng blessing. So yung parang yes, parang for me kasi as a medical, talagang ano na namin, nakaano na po talaga yon. At least 10 to 20% you have to give. So parang naka-align po 'yon sa amin. I don't know the others, but and my colleague and my procedure, at least 10
20%, it depend the for the whole month na may in, ng income ko. Ganon, yun yung base ko. Oo. Kasi opo. Alam niyo po, ang pagkakaintindi po ng karamihan, pag pumasok ka ng Rotary, kailangan mayaman ka. Kailangan lawyer ka, kailangan doctor ka, kailangan degree ka. Yung ano niyo, hindi po nila naiintindihan at yun nga po yung gusto nating ipaalam sa kanila na pagpasok po natin ng Rotary ay pantay-pantay lang po tayo. Kasi yung mga pinag-aralan natin, yung ating mga yung tayo yung tumutulong, hindi tayo yung tinutulungan. At tayo tumutulong tayo for free. Opo, opo. Kaya yung nagagamit natin yung ating mga kaalaman sa pagtulong natin sa ating mga kababayan. Pero it doesn't mean na pag pumasok ay kailangan mataas ang pinag-aralan mo or ikaw ay isang mayaman, yung mga ganun po. Pantay-pantay lang po talaga. Ano po? Na-notice ko naman po yan. Kasi ako din po, that's what I'm thinking na pag Rotary ka, kailangan marami kang marami kang kapirahan dyan. Marami kang pondo. Marami kang pondo. Yes. Pag wala naman po talagang pondo, wala naman po talaga. But what I mean, kaya community, kasi tulong-tulong kayo. Yun yung tulungan na kailangan yung gawin. Kasi hindi lang naman ikaw mag-isa ang gagawa eh. Actually, I'm very, very blessed to have CSP and to have PPRN and other and my vice president also na si Banji lahat po sila and even the other PP na since nakaupo ako, they're very very active pagdating dun sa mga needs ko. In fact, kasi ako yung laging in and out, wala ako lagi sa bansa. Kaya ginagawa nila yung part ko pag wala ako. Yes, kaya I'm very happy. Mm-mm. Kasi pag tayo po tumulong mag-isa lang, so konti lang may tutulong natin. Pero pagka nasa marami na tayo, mas marami tayong may tutulong. That's true. Kaya po, okay po yung natin as a retirement. So bilang kayo po ay isang transforming president, ilang buwan na lang? Ilang buwan? Opo, no? So yung susunod po ninyo ay yung president-elect classmate ko yon. Sino yung president-elect nyo nga pala? Si president-elect namin is, actually siya yung dapat na magiging presidente. This 2020, si P.E. Beltran. Siya po ay kaibigan ni CSP. Siya po so, marami kayong maipapamanang proyekto. Marami po kayong sa kanya. Yes. yan ang masarap pag masipag talaga. Pag masipag ang presidente ng club. Tama po yun. Lalo na po ngayon, di ba? Napakahirap gumalaw. Alam mo nung una, parang kami mga CSP eh. Sandali lang din kaming nagtrabaho. Parang, half year lang yata, more than half year naman, pero tas nahinto na kasi hindi na kami makalabas, nag-lockdown na lahat. So kayo na po yung kumulit. So lahat ngayon ng trabaho nasa inyo. So parang nabitin yung sa term nyo. Ako nabitin. Kaya nga next year president ako ulit, PE ako ulit eh. Ay, sige po. Classmate ko si CSP Aileen. Ay, ganun. CSP. During your term, opo. Ang saya-saya. Actually, ang saya po ng buhay Rotarian talaga. Kung ito po, ito, alam niyo po, itong show na to, ito yung ginagamit ko para ma-encourage ko yung mga ibang tao na talaga mag-join sila ng Rotary. Kasi ito namang Rotary, di ba? Hindi naman po kailangan kayo mag-apply. Ito po eh, parang kami po yung mag-i-invite sa inyo. May invitation to eh. Di ba? Yes, apo. May invitation po ang Rotary. Hindi po ito ina-applyan.
Talagang pag Yes. nakita namin na talagang bukas bukal sa puso ninyo yung pagtulong, tapos may mga Rotarian, ay mga attitude kayo na talagang pang Rotary, parang Rotarian, ayan, pwede na po tayo magsama-sama dito. Marami nga po akong na-encounter, sabi nga ng mga colleague ko, sabi niya, "Uy sis, bakit ka pumasok sa Rotary?" Sabi ko, "Ha? Bakit naman? Kasi, Bakit like you naman? said, a while, like what you said a while ago, na ang thinking ng lahat ng tao, eh, sosyalan, tapos Yes. yung ano, alam mo, ano eh, I'm not really, ano no, 100% alam ang Rotary, but sabi ko, basahin nyo kung ano ang aim ng Rotary. Sabi ko, Yes. kasi ang Rotary, hindi siya yung pangsosyalan. Do, pagdating naman sa sosyalan or ano, nasa sa inyo yun eh, how to take the socialize, yung ano, bahala kayo doon. Pero, tinayo ang Rotary to help people. Kaya nga, service above self eh. No? Para mapakita mo sa mga tao, kahit na hindi ka politician, you're Rotarians, you're helping people. Yun yung sinasabi ko sa mga friend ko. Kaya, ay nako, basta, ayoko sumali sa, ayoko na may responsibility. Kasi kaming mga doctors, IPP, sobra din po talaga ang trabaho namin. Yung baga, sabi ko nga kanina, sira na yung mukha pumunta sa'yo. Pag nasira mo pa yon, they happy to sue you, di ba? Ang yes, ang Rotary, hindi kayo hahabla, pero tumulong ka. Right? Yes po. Tama. Opo. At saka yun. Masarap sa akin kasi, pagkatapos natin ng mga ganyang usap-usapan, mga project na ganyan, meron tayong fellowship. Yun ang pinakamasaya. Ako yun ang gusto ko, fellowship. Diba? Doon nagsisimula yung camaraderie ng buong members, lahat ng members ninyo ng club. Doon, nagkakatipon-tipon kayo, diba? Ang saya-saya, kwentuhan naman ng mga mabuhay-buhay. Yan. Opo. Kasi kailangan meron tayong ganun eh. Meron, opo. Oo, meron tayong mga ganun. Yan. Tipilot, alam mo, ang saya-saya mong kausap. Kasi mas naipapaliwanag mo sa amin kung ano talaga yung nangyayari sa Rotary. Ayun, yun ang ano natin. Kasi yung mga nanonood po sa atin, pagkaya may mga bago silang naririnig, ganun pala sa Rotary. Ganito pala sa Rotary. Mga ganun sila eh. Kasi kung hindi, isipin nila talaga yung mga puro hindi, mga hindi angkop. Kasi actually nung ano nga ako IPP, nag-isip din po ako talaga. Would you imagine na 2019 October ako na member, and then I'm going back to Japan because I had 3 clinics there. So, parang pag kinukulit na, I mean, sabi ni CSP, PN lot, ganito, ganyan, ganyan. So, sabi ko, CSP, press, sandali lang. Mag-iisip pa akong mabuti. Then when I'm back, January yun eh, meron tayong gathering dito sa sports center dyan, sa Quezon City ba yun? Sa, meron dyan ano nga ba yun? Alam ko yung utak ko na wala na sa Manila. Basta dyan, sa sports center ng Quezon Sports City. Club. Ayun, oo. Malaking gathering yun. So, way back, sabi ko, attend na lang ako. Dapat may attendan ako sa mga queens. Kasi I'm involved ng Noble Queen of the Universe here in the Philippines, which is chairman namin is may kumare nga si PP Erin and a president for that. So, sabi ni chairman, mare, dito ka sa ganito ganyan, sa Shangri-La, ganyan ganyan. Ay, naka-sportswear na ako. Siyempre, sports. Naka-sportswear na ako. Ay, bakit ako pupunta sa, nag-isip ako nga, pumunta ako doon. Tapos, sabi ko kay CSP, sabi ko, press, nandito na ako.
I'm bring myself alone. Kasi gusto kong maintindihan talaga. Kasi bakit ako na-involve dito? So, parang sa 100%, parang naiintindihan ko lang that I'm 1%. So, until na-develop yan up to now, na, okay, ganito pala yon. So, isa sa natatandaan ko na, ni GovBH, once you entered here at the Rotaria, the Class A, alam nyo na, you know what is your position. You know what is your obligation. So, sabi ko, sabi ko, sandali, aralin ko kaya. Walang ano-ano, umakyat ako sa stage. Sabi ni CSP, Pili, ikaw na, bakit? Sige, akit na ako. Akit ako. So, given the pin. So, parang, okay. Induction ito. Nun yung induction siguro yan. Yung induction, yeah, induction na po yun ng mga, mga PE. So, ako na yung nail na, sabi ko, oh my God, pagbaba ka ng stage, sabi ko, CSP, susupport mo ako ha. Pag hindi mo ako susupport, iiyak ako. Alam nyo, alam mo, T-Pilot, ipaliwanag din natin sa mga tagapanood natin na ang hindi po basta-basta nagiging presidente ang isang Rotarian. Ano po ito? May mga seminar po kaming pinagdadaanan. May mga training po kaming pinagdadaanan. Ayan. Ayan na! Tipinot, ipapakita natin yung mga nangyaring, yung mga project, yung Roof of Hope ba yan? Yes. Roof of Hope. Oo, Roof of Hope. Ano po yung Roof of Hope na yan? Yan po ay, which is ito nga po nasalanta ng dalawang bagyo, magkasunod ang ating bansa. So, yan po mga barangay po na binigyan namin. Actually, hindi po talaga namin barangay. But, bakit po napili namin yan dyan? Kasi, yan po yung ng aking PPRN na diyan daw yung talagang sobrang nasalanta na sa Marikina, diyan sa Pasig. So, sabi ko, okay, sige, anong pwede nating gawin na para maano natin? Kasi kita namin, parang bumalik yung undoy na nawala ng bahay, nawala na flood talaga, di po ba? Ngayon, inano namin eh, napag-usapan po ng club namin na magbigay tayo ng yero at saka kahoy. So, sige, kung ano yung kailangan nung mga tao, kung ano yung maibigay natin, let's do this, sabi kong ganun sa kanila. So, with the help of our my clubs, na nagawa po namin yan, na implement po namin. Mm-hmm. Which is may kadugtong pa po yung namin eh. Tuloy-tuloy pa po yung bigayan namin ay IPP Tanya. Tuloy-tuloy pa po yan. Opo. Oo. So, yung sa Tumana, yung pong sa Tumana, Marikina, na pinagdalhan nyo yan, umabot po hanggang second floor yung baha dun sa bahay. Opo. So, nagtangganan syempre yung mga yero nag-disforma yung mga bahay, di po ba? So ito yung ginagawa ninyo ngayon doon. So binubuo niyo po yung bahay nila. Opo. And yes, sa ngayon yung mga needs nila, yun po yung tinutugon namin. And all I know, nag-ano pa po sila ng yung plywood para nga po sa dingding na anuhin nila. Then hopefully na matugunan yung kanilang pangangailangan. Meron daw po na sabi according to CSPA Aileen, meron pa dito na tinulungan kayo na
parang nasunog pa yung lugar, nabaha and nasunog. Saan po ba ito? Yes po. Diyan po, yan pong napapakita natin sa evacuation. Yan po, nasunugan na kasi parang umano po yata yung kuryente nila, tapos ano na sunog yung sa may kabilang bahay na hindi naman oo na di po ba nabaha, tapos syempre nag ano subside na yung ano, so siguro pag ano nila nung cord mano lumiyab. Opo, yan sobrang sobrang worst, parang sabi ko binahana na ano na, tapos nasunog pa, hindi parang hindi mo alam po ano yung pwede pang mangyari na trahedya. Oo po. Hey, Pilot, paano kayo nakapunta dyan? Paano nyo nagawa yung project na yan? Saan to nagsimula? Okay, nagsimula po ito, sabi ko nga kanina, kami ni PP Erin, sabi niya, may ano siya, may kliyente kasi siya na talaga nagbebenta ng mga hardware. O sige, sabi ko. Tapos nag-start kami sa Pasig. Sabi ko, sige, we have to start sa Pasig near from ano from Marikina. Ngayon, nung nakita ng ano namin, pero nakaplan na talaga yung 7 barangays na kung saan yung affected, which is taga doon kasi si PP Erin ko eh. Taga ano siya, Santa Lucia, Marikina near na siya. So, since dyan yung talagang affected, dyan kami nagko-concentrate right now. Yun, oo, that's what we started. So, meron na kayo sa... sige po. Sige po, go ahead. Saka po, yan po kasi, not only ano namin, yung aming ibang mga queens ng Noble Queen, sama-sama po kaming nag, ano, ng funds, and the clubs and other ano na good thing talaga that lots of people na nagdonate ng money, then yun po ang pinakita namin na binili talaga po namin, so naka-plan po yung pag ano namin pamimigay niyaan. So ang mga natulungan po ninyo ay hinahanap ko ayan po. Sa Pasig, 10 pamilya ang natulungan nyo na para sa baba, itong ano na to, mga bubong-bubong. Yes, na ito. Opo. Apo. Tapos sa Montalba naman ay 16 families. Yes, 16 families. Tapos yung nasunugan yata ay sa ano, sa Tumana, Marikina. Sa Tumana, 20 families kasama yung nasunugan. Opo. Tapos yung nasunugan, namatayan din siya. So, before I leave, one of my, ano, queen and I, we gave personally 3,000 para doon sa nasunugan na namatayan pa. Oo. Sabi ko, opo, dyan po yun sa Tumana. Oo. Tapos sa San Mateo, may 11 families pa kayo. Opo, meron pa po kami proceeding. And siguro baka aside this, baka meron pa po kasi talagang hindi lang natin alam yung ano, yung area by area na talagang kung saan yung affected eh. Pero so far ito po yung naka-line up at saka yung we're already give the ano na donation. Alam mo, Tipilot, napakalaking bagay talaga ito sa mga kababayan natin, sa lahat ng inyong mga natulungan. Alam niyo, napakahirap kasi nang walang bahay. Talagang yung, alam niyo po, yung pag binaha ka na, puro putik na yung mga gamit mo, lahat na, tapos wala ka pang bubong, sobrang devastated, kaya hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero naranasan ko yan. Naranasan ko po yan na binaha kasi yung undoy sa Pangasinan, sa Dagupan. Uh-huh. Yung mga anak ko na sa bubong na ng bahay namin. Na-experience po namin yan. Sobra. Kaya I know what they feel. Talagang ano po. Opo. Pero kung kayo po, ganun po yung naramdaman ninyo, eh ano pa yung mga nakatira sa Estero? Yes po. Totoo yan po. Yan yung talagang, oo. At naku, napakalaking bagay po ng pagtulong ninyo sa kanila.
This weekend daw po, may mga plano pa kayong pumunta ng Kaintaan, Antipolo. Naka-schedule po kayo ng ilang families po yung naka-schedule sa inyo sa Kainta? Naka-schedule po itong alam ang pagkakalam ko meron pa po kaming mga nasa 20 eh. So, oo, nasa 20 yung sa ano namin ng ano namin ng clubs, doon sa club namin. Antayin ko lang yung advice ni CSP kung ano yung kasi kinukuha namin yung mga names ng recipient para clear talaga na mapupunta sa kanila yung yung idodon. Opo. Meron pa kayong pupuntahan sa Antipolo ng 5 family. Sa Kainta daw po, sa 10 pamilya pa yung tutulungan ninyo doon. Opo. Grabe, ano yung feeling pag halimbawa nakikita nyo, nandun na yung mga gamit, tapos inaayos na nila. Ano yung mga reaction nila? Ano yung reaction nyo? As in, tuntuwa sila. Parang ano, parang basta yung hope nila, yung hope na nabigay mo yung hope nila, yun na rin yung hope mo eh. Yung nakatulong ka, natuwan-tuwa sila. Tapos, no, yung ano pa nga eh, na-experience ko yung hawakan yung kamay ko, maraming salamat, yung ganon. Sabi ko, ako po, maliit na bagay lang po yan. Sabi ko, hindi po yan napakalaking bagay na dapat yung ano. Sabi ko, bless nga po talaga kami kung ano po yung ano. Di, si-share po namin sa inyo, sabi kong ganon. Pero, ang isa pong maliit, ang isa pong salamat ay napakalaking bagay na po yun. Opo. Yung pasasalamatan ka ng, ano sabi ko, na yung lubos-lubos. Opo. Naiyak nga ako dun sa, ano eh, sabi ng Maring Erin ko, oh, ang taray ng mukha mo, pero ang puso mo. Doon sa tumanang, si Maki mo, nasunugan na namatayan na nabaha pa. Yung parang hindi mo isipin yung wow, parang anong worst life na meron ang buhay na to, parang ganun. Yun nga yung ano. Pag-asa po. Parang nagkaroon sila ng panibagong pag-asa sa buhay. Opo. Yan. Yun yan na. Ang nagawa po ng Rotary Club of Roses. Nako, saludo po ako sa inyo, Tipilot. Ang galing-galing salamat po. Napakaganda pong project yan. Napakaganda po. Nako, okay. with the help of my past president and CSP and sobra sila yung nag-ano sa akin na they guiding me so much. Wala akong nakita na hindi nila ako ginaid. Sila yon. Sabi ko kasi pakiramdam ko IPP hindi ako nag-grade 1 tapos naging presidente agad. yun yung feel ko. Ayan. Tipilot, oo. Baka ano, andito na tayo sa ending part natin. Baka Apo. Mayroon kang gustong batiin. Baka mamaya Apo. Awayin ka nila. Ay, baka no. Nautan mo sila. Isa-isahin mo yan. Hindi ko po sila pwedeng kalimutan dahil number one, my CSP, sobrang support. Lahat ng ano niya, super support. And thanks to her. And siya ang naging CSP ko. CSP, I love you so much. And then my PP Erin, of course, Mare, thank you so much for involving me this good community and I'm become a good Rotarians. And of course, my PP Medel, sobrang support pagdating sa needs ko na limbawa, kailangan ko ng report na mag-aano siya. Tapos my Vice President Vanji ko, kahit na hindi man ganun ka ano, yung support niya with regards doon sa limbawa, minsan pag kailangan ko donation, mga ganun, she's always there also. And
May ano, admin, Jonski, and other new members, of course, the new members of Rotary Club of Roses, very supportive din po. Sobrang ano, and thank you so much for them. Okay, last message po para sa ating mga kababayan. Para dun sa apo, mga kung baka may gusto mga tumulong dyan, yung mga ganun po. Apo. Okay, doon naman po sa ating mga kababayan na hindi pa po or gusto niyo pong maka-share ng inyong blessings to us or sa mga nasalanta, pwede po kayong mag-ano, meron naman po tayong mga page doon sa Club of Roses na page, or ano, they can PM me or PM to my CSP directly para po maiabot yung kanilang mga donasyon, yung mga gusto pong tumulong, at hopefully maging ano kayo, yung bang not only Rotarians, of course, kasi ano yun eh, so yung mga individuals, sana po maano kayo, makapagbigay po kayo ng kahit papaano tulong, at we're very very thankful for that. Opo. Ngayon, thank you very much, Tipilot. Naku, thank napakasaya you po ng ating manapag-usapan. Napaka marami pong mga anong tawag dito? Marami po silang natutunan sa inyo. At sa inyo po, marami pong natutuwa sa mga pagtulong po ninyo. Maraming maraming pong salamat. Maraming thank you very maraming much. Salamat. Pinaonlakan niyo ako dito. Kahit medyo tulong gusto. It's my pleasure. Thank you it's po. My pleasure. Thank you po. The pleasure is mine. Thank you very much, Tipilot. Okay. Bye-bye po. Ngayon po, nagpapasalamat po ako kay CSP Aileen yan sa pagtulong sa akin para dito kasi medyo gahol na gahol kami sa oras ngayon. Oo, medyo busy lang po. So, kami pa, taos puso po ang aming pasasalamat sa guest natin ngayong gabi, kay Transforming President Lot ng Rotary Club of Roses District 3780. Ayan, ganun din po kay CSPIA. Ang serbisyong Rotarian po ay para sa inyo, para po sa ating lahat. Para ipaalam sa ating kababayan, ang Rotary ay palaging nakahandang umagapay sa mga nangangailangan ng tulong. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong magandang serbisyong Rotarian sa ating mga kababayan hanggang sa susunod pong Sabado, alas 8 po hanggang alas 9 ng gabi. Ito po ang inyong lingkod, IPP Tanya Gomez, dito po sa serbisyong Rotarian. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless and keep safe.